guys, hello again. We're back. If you're new to my channel, welcome guys. Bakit ngayon lang kayo? If you like BLs, you are in the right channel. So please subscribe. If you're not new to my channel, welcome back guys. So, oh my god. So excited. Ang tagal naming inantay ito, guys. Totoo yan. Sobrang tagal naming inantay ito talaga. So excited. Yes. Today is the premiere of My Extraordinary. Yeah. Finally, I'm so happy! If you follow us, yung bros, lagi po namin nakakasama ang cast ng Extraordinary sa mga live namin. And we've done like 2 Meet the Bros with them. We love the cast. That doesn't mean though na we're going to be biased about our reactions. Pero I'm super excited kasi guys, yung trailer pa lang kasi Bo, it says a lot. Ang ganda talaga. Siguro aside from gaya sa pelikula, ito talaga, ito yung trailer pa lang, okay na kami. We were sold. Aabangan namin to. Kailan kayo magsha-showing, ganyan. Tsaka umasa kayo guys na pag minikita naman kami pangit or hindi maganda, sabihin naman natin. Kahit friends na natin sila. Yes. Alam din naman nila yon. And they understand na like, para rin yun sa ikabubuti ng show nila. Yes. So, ayun lang guys. Before anything else, please follow my fellow bros, the BL Reactors Online Society. We have our official Facebook page, our official Instagram, official Twitter account, official YouTube account, and official TikTok account, guys. So, please follow all our social media accounts. Thank you. Okay guys, let's start reacting to My Extraordinary Excited Episode 1. Pero teleserye yung diba? Kinatiri nila to guys into 4 parts. We're watching this on YouTube. Kasi sabi ni Sir Kane, Sir Christian, hello po if you're watching. Meron daw mga parts na ikakat sa TV kasi nga because of MTRCB. Tapos merong parts na ipapalabas sila ng buo sa YouTube. So ito, I suppose sa YouTube wala silang kinakita. Siguro meron, pero not as much sa TV. So for me, mas okay siyang panoorin sa YouTube. Ganda! And yung song. I love the song. Eh, oh my god, kinikilig na ako. Ano pa lang? Na-excite ako! Ano pa lang? Credits pa lang. Ang ganda ng ano? Ang ganda ng music, ang ganda ng effects. Episode 1, Keeper of Peace. Ang keeper ng peace, diba ako? Ikli naman ang shark. Ano ba? Ganun na ata ngayon talaga. Well, ganun naman before. Yung mga panahon ng mga tatay-tatay na. Ganda ng pag... Ang ganda ng camera. Linaw. Enzo! Geeky ba siya? Talaga? Yung peg niya? Ayun pala si Sir Lance. Supervising sa corridor, bigla na lang silang tumatay. Na ako, Diyos ha? Tok pa ako. Hindi naman po ako sa zipper ko. Meron ba akong sex scandal sa Twitter? Ay. Wala naman Twitter. Wala naman akong Twitter. Hindi ba yung wala ka namang sex scandal? Salamat sa air freshener ni Mami sa kotse. Ako'y amoy new car set. Gusto kayo nakabukay yung isa. Wait, mamaya. Labo, Mike. Isang game lang. May kustahan kasi sa kabilang team. Pambili na rin ng beer buckets yun. So that's actually, hindi na siya diba? Tama ba? Maraming kasing nanonood na chicks kapag kasama kayo. Tara na, para makabingit naman ako ng cheeks. Tsaka, he's the, like, huwag kang magdadayin mo na handle. Bakla ka. May mga taong gustong-gusto ng attention. Hindi ko trip yun. I prefer to keep to myself. That's why I turned writing. Hi, Ben! Pwede bang may magpa-tutor sa'yo sa... Ayun siya! So nag-meet ko sila, Ben. Pwede ba akong magpa-tutor sa'yo sa biology after your class? Eh, Ben, kamong scholar. Papatutor sa akin? Ah, siya sa'yo. Why not? You know, let's get to know each other more. Charat! Weakness kong biology. Ikaw din. Ano ako? Ikaw, weakness ko. Lalalala. Charat! Ah, by the way, meet my friend, si... But, so, Bex na siya talaga. I don't know, maybe. Tataposin ko ang pinigil I'm not sure. Ah. Pero sa trailer kasi sinabi niya na hindi porket, hindi ako marunong mag-basketball. Ang isipin ni Mami. Kaya iwas muna ako sa distractions. Nakapaghintay naman yung barkada, Carissa! Shota, yan si Sunny. Tumipat sila sa tapat ng bahay namin 10 years ago. And since then, we're inseparable. Bakit isa? Sunny's my bestie and I love her so much. Swerte ng lalaking mamahalin niya ito pa. Ah, they're just best friends. Isaw, isa na naman. Uy, pinreserve ko po ito kanina para hindi tayo maubusan, ha? Try mo kayo bumili ng pork barbecue para may dinner. Mahal ang pork.
Madeline rushes to the bay, weeping, clutching her son's dead body. She feels the cold salt water underneath her feet until she disappears. Slowly, in the calm no? sea. Malinaw. Okay, audio. Yes, it's Matias. Martes, sir. Matias? Yes, sir. Are you sure it's not Matias? About Mr. Alvidar's short story, The Decision of the Mother, The Bida. Protagonist, you call the Bida. The protagonist made many wrong decisions in her life. That's why I know she doesn't deserve to be happy. I know she doesn't deserve to be happy. Guys, we are making a critique here, okay? So you don't say, you have to say what you felt, not what you expected to hear, okay? So you say, I felt. At hindi pwede yung, oh, you should write it this way. Yes, it's never matters. If you haven't been through what the character went through, I know it's very easy to judge this character and think she's this terrible wife and mother, but... Sir, yun din po isang point ko. I know that, brother, I feel that the protagonist, si... Ano nga ulit yung pangalan ng Pokpok? Pokpok. She is a sex worker. And her name is Magdalene. Like Mary Magdalene in the Bible? Walang Mary. What if Magdalene is the protagonist? May like points to the story. What if she is the antagonist? Alam niyang siya ang kontrabida sa kwento. Kaya sinira niya yung buhay ng maraming tao. And in the end, sinira din yung buhay niya. No character will purposely think that he or she is the antagonist in the story. At kung siya man, sa isip ng isang kontrabida, hindi siya kontrabida. Okay. I was asking for my point to. In one of our interviews, one of the cast told us about this. Na dito daw sa series na to, walang bida, walang kontrabida. So yun yung point niya, yung argument na yan. Okay. Kasi lahat daw sila may kanya-kanyang story. Ganda talaga, guys. I mean, alam mong kalidad yung camera na ginagawa. Ganda, linaw. Kung bata talaga ito si Darby. Hey, Spider-Man! Ang bibantay niyo yung score! Ay! Pinuscore! Pinakainan ng isa. Kaso matalino siya, tapos magaling mag-basketball, sporty. Kaya gusto siya ng mga girls. Yeah. Ay, bakit kasi siya naka-leather shoes? Walang tumulak sa kanya! Natisa siya, di ba? Eh, ba't kasi naglalaro na naka-leather shoes? True. Eh, sinabi na wala ng upper shoes, di ba? Kulit yung pa! Ah, so lahat sila pa? 5 minutes, magsasara na yung primary. Abot yan, tiwala lang. Bilis mo takalaan. Watch mo na kayo. Bilis yun naman yung jowa na sa primary. Bad trip, nag-aasam pa tayo. Ano, Mike? Bonsami Pops. Eh, may pustahan tayo eh. Isang puntos na lang, panalo na kami. Kulang nga kayo. Paano yan? Guys, sino gusto magsab kay Kevin? Sa pa ko! Tara! Ay, nako, dance pwede ang bebot. Bawal dito lalampalampa. Talaga lang, ha? Yung teammate ng lalaki ang nadapa, tapos ako ang lalampalampa? Naka-leather shoes kasi siya. Basta, Danes pwede yung baybot. They talk like, ano, yung mga 90s na shows. Baybot. Ngayon ko ulit narinig yun. Isaksak niyo sa baga, no? Yung kola naman ang bot! Oops, Pops! Ikaw na lang, mukhang matangkad ka naman. Siya ang sasab niyo? Alam mo naman ikaw! Sinabi ko ba gusto ko maglaro? Sinabi ko? Nailed this thing. Pops, sige na! Wala yung alam sa basketball. Kaya mo yan, Pops! Sa game lang eh! Akala ko term of endearment nila yun sa isa't isa. Silang lahat pala Pops ang tawagan. Sige. Medyo. Ken, Pops. Shake. Shake? As in, ganito? Yeah. Oh, kaya, shake. Shake nga, as in, milkshake, banana shake. May pabaibang klaseng shake. Natanong ko lang. Si Kanisa. Bard. Nabang kumakain ng isa. Diyan mo lang ng basketball. Okay lang yan, Pops. Tumakbot ako ka lang. Tapos kami na bahala mga... Ikaw, kung ngayon ko lang na-appreciate yung itsura niya, ha? Win or lose, sagot ko naman yung isa mo mamaya. Cool? Ayaw ko pa isa. Cool? Sige, isa meron. Sige, isa. Cool! Pag lalay lang, ha? Medyo marunong yung basketball. Ano ito? Kaya, hindi mo makasama. Oo. Tawis na buhay ito. Si Kevin, lalampalampa. Ito, pabano-bano. Leather shoes ka, saka pants ka, nakailang punit ako ng pants dati. Playing basketball? Volleyball. You never played basketball sa ano? Sa school? Sa school? We had to. PE. You did it? For PE?
1 point na lang. 1 point pala sila. Di ba? Sabi kanina, 1 point na lang. Hindi pa sila nakaka-shoot. Baka wala ba nakaka-shoot? Ayun na. Ano yan? Hindi siya marunong mag-shoot. Patay! Patayin nyo! Patayin nyo! Ay! Na-shoot ka? Ah, hindi. Parang maling court. Yeah. Salamat sa game mo, hining shoot ah. Next time sa akin. Yes! 3 bucket of beer! Grabe naman! Sinabi ko sa'yo mag-pisi-pisiya ka lang. Nung may matikot ka naman ako, pero may nagpato sa akin ng bola. Eh di sana inagis mo sa akin. Silang tol, may laro lang to. I-aimot yan eh. Papasigat rin lang sa maling ring pa-shinoot. Mike! Stop bullying him! I'm not bullying him. Binubully ba kita? Ha, Shay? Di ba away lalaki lang to? Hindi ako nagkaanap ng away. Nananayimit ako nanonood dun. Expressive ng mukha ni Anunod Darwin. Diba? Pero maliit mo ako maglaro. Eh, pinsunduin mo na nga itong sister at kung kumakain lalo. Hindi ako bakla. Hindi na ako marunong mag-basketball. Salamat kayo. Inawat nila ako hindi. Mas malala pa na inawat nila ako. Peke kayo! Bakit sinapak niya siya? Si ano? Yeah, siya. Sinapak niya din si ano? Kasi inaawat niya eh. Medyo, ang bitawan nila, medyo hindi natural. Itong mga ano, pagkasama yung mga hindi lead, medyo may pagka-OA ng Lerilay. Ay, Ma! Ma, dandaan! Pero ba? Hindi ko nga ito matadandaan kasi yung gawin yung gigayon sa'yo. Kung kailan ka naging 21, saka ka pa ganyan. Bakit makikipagbasa gulo ka? Ano, gumagaya ka dyan sa kapatid mo? Si Z. Lorenz, pwede ba? Ikaw na nga magtuloy ito. Baka madagdag ako pag asante ko eh. Ako gusto. Tanda na. Siya may nasa pa. Si Blide? Yeah, ayun, I think he is. Nakasulat ba? Maglalabas na lang na CR, patay na ilaw. Is he living in like a dorm? Kasi ba ganyan usually pag sa dorm, may mga ganyan. Yan eh. Either yung parents niya do not know what to do with him. Sinabihan na kita huwag kang makikipagbarkada doon. Yeah, yung mabarkada si Kinti Mike? Nag-basketball tas hindi barkada? Sino naman yung ano na yung shake? Shake pa. Shake. Ang shake yung shake na ganyan? Bakit nga ba shake? Like, where does that come from? Ano ang totoong pangalan? Feeling ko masalimuot yung buhay niya. Like yung he's all alone. Yeah. Is that what they're showing? No? Na siya ginagamot niya yung sarili niyang sugat. Tapos ano umakit ka agad sa awin ni Mike? Tapos ito ka. Kay Ken, maraming nag-aatan niya sa kanya. Manang-mana ka sa daddy mo. Kabida! Yan, ang hilig makisaw-saw sa away ng iba. The great mediator. The keeper of peace. Oh, okay. That's why yun yung title. The keeper of peace. Now, rest in peace. Talaga, Lawrence, mong punchline ka? Pamilibar tayo. Ma, dinipuha sila yung buong nangyari. Kid, ano mang nangyari? For just for santo naman, di creative writing ka, di kwento mo na. Nabully po kasi ni Mike si Shake. Kung binubully, eh, di ba? Dapat sa student affairs office kayo nagpunta tapos ni-report niyo yun? Eh ma, nandun na ako eh. Nag-aaway na po sila. Siyempre, inawat ko na rin po. And somehow, naging kasalanan ko na at. Tiga, sandali. Kanina sabi mo, umawat ka. O tapos ngayon, kasalanan mo na. Tinawag kasi ni Mike na bakla si Shake, ma. Sa harap ng maraming tao. Uy, eh baka naman bakla nga talaga yung Shake. That's not the point, ma'am. Hey, saan siya nakastay? Parang ano nga, parang dorm, no? Parang dorm na, parang bed spacer, no? So somehow you feel na it's your fault because pinorse mo si Shake na maglaro. I asked him nicely. Oh, eh yun naman pala eh. You asked him nicely pala. Oh, eh bakit ganun? Di ba? Yung simpleng misunderstanding niyo sa basketball tapos ikaw pa yung nagkumpisa ng away? Ma, umawat lang po ako. Si Mamiya, yun naman. No, check din ang tubig. Stop. Kumain na lang tayo dito. Ayan, nagluto ako ng steak. Ikaw, San, dito ka na lang. Masyarap na, men. Uhaw si San. Parang kung gusto ko tuloy mag-Korean barbecue mo pa. Ay, ayun, please. Pero basa ko, Lo. Promise me naman na this is the first and the last time you're gonna get yourself into this mess, okay? Pero very typical nanay nga yung rule niya, no? Yung typical Filipino mo. Uwi na rin po ako. Hindi ba lang sa mga tapat?
Lauren, sabihin mo na si Sandro. Eh ma, dyan lang sa tawid yung bahay niya. Please be a gentleman at itawin mo siya sa tapat. Sa tapat lang pala yung bahay ni Sandro. So ano sila, like mga magkababata? Magkababata sila. In fairness, na-feel ko doon yung like kung gaano kahirap yung buhay ni Shake. My student affairs complained with magic video documentation. By the way, thank you for trying to stop the fighting. Who is this? Not really successful, pero... What's his name? Yung guy, yung Benki? Si Heaven? Heaven. Si Heaven? Okay. Ay, hindi. Umamalengke ako. Talaga. Ano pala, ano, FB ni Shake? Ay, gusto ko lang sana mag-sorry sa nangyari kanina. Pero, number niya? Ano number niya? Ikaw mag-sorry. Hindi naman ikaw yung basibalero ah. Ano nga number niya? Where does he live? I'm so intrigued. I know. Shake? Si Kenito. I got the number from Heaven. Paps, can I call? Ang galing para sa lang magkata. Oh my God, this is so cool. Ang cute! Oh, yung tapos na to. Ang ganda nitong shot. Okay guys, that's it. What can you say? Ako, ay, ang ganda nung shots. First and foremost, maganda yung mga shots. Yung camera, like what he said kanina, mamahali ng ganyan na camera. Ang ganda. Ganda ng mga shots eh, ang linaw. Sobrang linaw. Hindi ko in-expect actually na mag-meet na sila this first episode. Sa episode na to. Akala ko medyo matagal-tagal pa parang introduction pa lang ng characters, ganyan. Pero parang ito na yung first part ng trailer. Wala namang mga scenes na gusto ko tanggalin. Kasi almost everything maganda yung pagkakaano eh. Pagkaka-sequencing. Kahit yung sinabi ko kanina na dun sa presentation, nila. Akala ko wala siyang purpose, wala siyang point. Pero yung nga, naalala ko nung interview namin, they mentioned something like, walang kontrabida, lahat sila bida, parang ganun. That's what they were discussing dun sa presentation. Kaso I'm not lang sure if other people who don't know about it would pick that up. Kasi kami, meron kami inside knowledge about it. Ito, hindi rin naman niya alam yun. If I didn't say it, he wouldn't know about it. So, sa umpisa pa lang kasi nila binigay, baka like, down the road, makalimutan ng mga tao na, oh nga pala, diniscuss nila yun sa episode 1. So parang ganun. Pero may purpose, in fairness. Yung story. Oh, tapos, yun nga, pinoint out ni Paul kanina na dun sa basketball court, medyo lumalabas yung pagka-amateur ng ibang actors. Kasi hindi kahit masyadong... Kahit dun sa ano eh, kahit dun sa classroom eh. Perfect example kasi guys, yung scene with Yayo Aguila at saka si Enzo. Yun parang natural eh. Natural yung batuhan and like, of course, si Miss Yayo was leading the pack. What do you expect? That's what we're pointing out. Na yung ganong klaseng batuhan, natural yung pagkakabitaw ng linya. Yung sa basketball tsaka yung sa classroom, medyo, alam yung, nabifeel mo na medyo kinakabahan na kailangan almost perfect yung delivery ng line. You kind of feel that they were acting. Oo. Pero ano lang siya guys? Minor lang naman. It wasn't that cringy. Bad. It wasn't bad. It wasn't cringy. Napansin lang. Kasi naitawid naman. May ganang excited ako. Nagustuhan ko yung treatment nila dun sa comparison ng buhay ni Ken sa buhay ni Shake. Oo. Yeah. Kumbaga hindi kasi siya like blatant din. Tapos yung part pa na sinabi ni Monica or ni Miss Yayo na, Sandy, ikaw na nga mag ano dito, ikaw na gumamot kay Ken. Tapos samantalang si Shake, mag-isa niyang binabanhid, mag-isa niyang nililinis yung. Ang ganda nung ano na yun, nung disparity na yun. Tapos yung tulugan ni Shake, kitang-kita mo na it wasn't okay. Maayos. Even the toilet eh. Yun nga eh. Ang galing na yung mga nuances na yun, yung maliliit na detalye na pipick up natin and it adds to the scene and to the story. Tapos gusto ko rin yung part na sumigaw siya dun sa pillow out of frustration kasi unlike Ken na may nakakabatuhan siya ng feelings, si Shake wala siyang makausap. So talagang na-frustrate na lang siya, sinigaw na lang niya. Alam mo ang feeling ko, maganda to. Tapos alam mo yung feeling na gusto mong panoorin to ng dire-diretso. Exactly. Hindi mo pwede hindi natin mapanoorin to. Yun yung nabifeel ko, napaprustrate ako na exi-exi. Para I was about to tell him kanina while watching, sabi ko, pwede mo huwag na natin panoorin lahat, tapusin natin matapos. Huwag na tayo mag-react for an episode. Kasi feeling ko maganda siyang dire-diretso. Oo, feeling ko din maganda siyang dire-diretso. Nakakabitin guys. Ako kanina parang, nung sinabi ni Paul na yung part 4 of 4, 2 minutes lang, parang ako, ha? 2 minutes lang? Matatapos na? Alam niyo yung ganang feeling. Kasi parang, ewan ko, na-invest ka na agad dun sa characters or dun sa story. I have to applaud Miss
ni Sayo Aguila. Ang husay niyo. Oh my God, dito pa lang. First episode pa lang. Ang galing-galing. And to Enzo and Darwin. Darwin, your face. Oh my God. Parang mo yung pagkabwisit ni, ano, no, ni Mami Yayo kay... kay Ken kanina. Kay Enzo, yeah. Tapos yung face ni Darwin dun sa basketball court. Para makikita mo na he was really shy. He was scared. Tapos he was frustrated. Sa face lang nakita na. And Enzo did his part as well as Carissa. So, very good. This was a good first episode. What? Wait lang, yung participation ng Isaw. Walang score kung walang Isaw. Walang score kung walang Isaw. I'm happy. I'm happy na naiinis ako kasi... Bitin! Grabe! I'm so excited! Na-excite ako sa episode 2. Feeling ko kasi guys, malala to. Napifeel ko na. Umpisa pa lang. Papayakin tayo na naman. Let's see. Okay guys, that's it. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below. Share this to your friends. Please subscribe to my channel. Hit the bell button so you'll be updated every time I have a new upload. Do it! Thank you for watching.